patay matapos sumanong maagaw ng baril ng babaeng pulis ang isang suspect sa pang-hold up sa Maynila. Kabilang siya sa mga salarin sa viral video ng babaeng hinold up at itinulak sa jeep. Ang mainit na balita hatin ni Cecil Villarosa. Target ngayon ng imbestigasyon ng Manila Police District Headquarters ang pagkakapaslang sa lalaking ito sa loob mismo ng investigation room ng MPD Station 3 sa Santa Cruz, Maynila. Kinilala siyang si Enrique Lugtu na nangagaw umano ng baril ng isang babaeng pulis habang kinukuna ng fingerprint nitong hapon ng Biyernes. Napilitang barilin ng isang pulis na nakakita sa insidente ang suspect. Naaresto si Lugtu sa anti-criminality drive sa Blumentritt matapos mahulihan ng 2 sachet ng hininalang shabu. Kasama niya ring nadakip si Geoffrey Magdadaro na isang jeepney driver. Ang dalawa magkasabwat daw sa pang-hold up nitong May 26 sa Dimasalang Street. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang jeep sa lugar hanggang sa may tumilapo na babae na kinilalang si Emelita Legnes. Kita pa na gumagalaw ang biktima at nagawa pang makatayo ng lapitan ng mga residente at pulis. Mabilis ang takbo ng jeep. Ngayon malakas yung tumilapo siya, makita mong malakas ang pagkatulak eh, yung sa ayos nung ito bumagsak siya pati hayat. Pumihit siyang ganon. Sa pag-iimbestiga, si Lugtu umano ang naghulog kay Legnes sa jeep. Ilang araw pa namatay si Legnes mula sa pinsalang tinamo. May isa pa raw kasabwat sina Lugtu at Magdadaro na pinaghahanap na ng pulisya. Sa pagkakabaril kay Lugtu kahapon, iginiit ng pulisya na dumepensa lamang sila. Iimbestigahan pa rin ng MPD Internal Affairs Service ang insidente. Kasama sa iimbestigahan si Corporal Annalyn San Victores, ang pulis na inagawa ng baril, at si Corporal Risnel Vidanes na nakabaril naman kay Lugtu. Nagsasagawa na rin ng hiwalay na imbestigasyon ang MPD Homicide Section. Welcome naman po lahat no, para mag-imbestiga dito sa insidente ito. Of course, including the CSR. But we consider the presumption of the regulated the performance of duty unless proven in contrary. Cecil Villarosa, GMA News.